Magandang gabi sa ating mga taga-subaybay. Miyerkules na naman, ika-12 sa buwan na Agosto, taong 2015. Kaya narito kami muli upang isahin pa-COVID ang edisyong ito ng DepEd Hour. Pero bago ang lahat, happy 5th anniversary sa DepEd Hour. Maligayang ika-5 taon, DepEd Hour. At syempre binabati rin natin ang lahat ng mga tao na naging bahagi ng programang ito sa loob ng 5 taon. Sa ngalan po ng ating Schools Division Superintendent, Dr. Roda Razon, ako po si Jane Valderrama. Ako naman po si Cesar Espiritu. Sa ating teleturoan naman ay itatampok natin na 2 module sa asignaturang aghang para sa Season 5. Sa module po ito ay makakasama natin bilang teacher presenter si Ginoong Jeanette Auxilius Navilla ng Cabanatuan East Central School na tatalakay sa flowering plants. At upang makapiling na natin ating mga piling panauhin, tunghaya na po natin ang ulo ng mga balita. DepEd Cabanatuan nakipagpulong sa mga kinatawan ng DepEd Central Office at Arroyo University. Mga plano para sa pambansang pagdiriwang ng World Teachers Day, pinaplansya na. AU Interns, katuwang ng Kaalibabal Elementary School, pagpapakita ng makabagong estratehiya, kinahiligan ng mga bata. Bagong na 2-classroom building ipinagkaloob sa Vernis Elementary School. Mga mag-aaral sa unang baitang ng MS Garcia Elementary School, binakunahan. Mga mag-aaral ng kindergarten sa Maglini Homeside Elementary School nagpakitang gilas kaugnay ng pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa. Opisyales ng iba't ibang organisasyon sa Palagay Integrated School na numpa sa tungkulin. Kamting National High School, kinatawan ng sangay ng kabanatuan sa Gawad Kalasag 2015. Sa Kamting National High School pa din, linis na ganda pa 3 taon na. Sa detalye ng ating mga balita, nakipagpulong na kahapon ng DepEd Cabanatuan sa mga kinatawan ng DepEd Central Office at Arroyo University bilang unang hakbang para sa nalalapit na pambansang pagdiriwang ng araw ng mga guro sa 5 na Oktubre. Sa pamamagitan ni Florence Ann De Castro, Executive Assistant po ng Office of the Undersecretary for Partnership and External Linkages ng Kaguran ng Edukasyon, isa-isang pinalakay ang mga paghahanda mula sa seguridad ng mga delegado hanggang sa iba't ibang bahagi ng programa ng pagdiriwang. Pinakinggan din ng grupo ni De Castro ang mga updates at iba pang usapin mula sa iba't ibang committee chairs na nauna ng binuon noong huling linggo ng Hulyo sa Hacienda Gracia. Isa-isang naglahad ang mga committee chairs ng kanilang mga nagawa na at mga planong gawin bilang paghahanda sa pagdiriwang. Sa panig naman ng Arroyo University na siyang magiging venue ng World Teachers Day Celebration, sinabi ni University Administrator Fernando Hernandez na nagsisimula na ang rehabilitasyon ng kanilang gymnasium kasama ang pagsasaayos ng paligid nito. Kasama rin bumalo sa pagpupulong ang ilang DepEd stakeholders na kinabibilangan ng Impact Solution Institute, Metrobank Foundation Incorporated at Batubalani Foundation na nakandang tumulong para sa ikatatagumpay ng pambansang pagdiriwang. Samantala, dadaluhan ito ng mga guro mula sa rehiyon 1, 2, at 3 at isa sa highlight ng pagdiriwang ay ang pagbisita ng kagalang-galang na kalihim ng Kaguran Lokasyon na si Brother Armin Luisto. At sa iba pang balita, puspusan ang pagpapakita ng mga makabagong estratehiya sa pagtuturo ang isinasagawa ng mga student teachers mula sa Arroyo University mula na sila'y dumating sa Kaalibambangan Elementary School noong 3 ng Agosto. Itinuturing silang mga bagong katuwang ng mga guro upang mas mapalawak pa ang kaalaman ng mga bata at sila mismo mga student teachers na ang sumasabak sa pang-araw-araw na hamon sa paaralan bilang isang guro. Ikinagalak ng mga bata ang mga teki
na student teacher sapagkat sobrang excitement ang kanilang hatid sa pagtuturo sa paggamit ng mga multimedia materials upang mas matuto ang mga mag-aaral. Sumasailalim rin ang mga nasabing student teachers sa pamamatnubay ng kanilang mga cooperating teachers upang mas mapayabong pa ang kanilang kaalaman at ang mga dapat nilang malaman kung sila na ay ganap na guro. Nagpapasalamat ang punong guro ng Kaalibangban Elementary School na si Dr. Consuelo Rivera sa tiwalang pinagkaloob sa kanila ng Arroyo University upang maging sentro ng malalim na kaalaman sa pagtuturo ang kanilang paaralan. Kabilang sa mga student teachers ng Arroyo University, sina Daniel Macapagal, Danilo Aquila, Lea May de la Cruz at Maylinda Guzman, na ginagabayan ang kanilang mga cooperating teachers na sina Cesare Espiritu, Master Teacher 1, Nympha Santos, Teacher 3, Rowena Meneses, Master Teacher 1, at Gina Santos, Master Teacher 2 ng nasabing paaralan. Pagkatapos ang kanilang pananatili na dalawang buwan ay makikita ang resulta ng kanilang mga kagalingan. Ang ulat po ito ay handog sa inyo na inyong pong lingkod. Ang lahat ay nagsisimula sa isang pangarap. Ito ang sinambit ni Dr. Rod Arason, tagapamanihala ng mga paaralan sa lungsod ng Cabanatuan sa kanyang mensahe sa mga estudyante, magulang, guro, punong guro at mga tagamasid na dumalo sa turnover ceremony at pagpasinaya ng dalawang bagong silid-aralan ng paaralang elementary ng Barlis. Ganap lang napas sa kamay ng paaralang elementary ng Barlis na ngayon ay pinamunuan ni Ginang Mercy Legazpi ang nasabing dalawang bagong silid-aralan na nais sa katuparan sa pamamagitan ng Public-Private Partnership o PPP noong ika-4 ng Agosto. Hindi lingid sa lahat ng paaralan ng Barlis na matatagpuan sa Purok 2 ay may sukat lamang na humigit kumulang sa 500 metro kwadrado, maliit kung ikukumpara kahit sa gym ng maraming paaralan sa lungsod. At kung saan ang mga mag-aaral sa ikalima at ika-4 na baitang ay nakikisuyo lamang ng kwarto sa pamahalaang barangay. Kaya naman isang katuparan ng pangarap ang pagkakadagdag ng dalawang silid-aralan na ngayon ay nakatirik sa Purok 1 sa lupang pinagkaloob ng punong barangay, Kapitan Ramon Sarenas Garcia. Sa kasalukuyan, kanlungan na ng karunungan ng mga bata sa ikalima at ika-anim na baitang ang dalawang bagong silid-aralan na siligurong matibay at ligtas ng nanguna sa pagtatayo nito na si Ingeniero Ron Fontanilla. Dagdag pa ni Dr. Rason sa kanyang mensahe ng pamalaga at paggamit ng mga bagong silid-aralan tungo sa pagkatuto ay ang pinakamagandang supli na maaaring maibigay ng mga mag-aral, magulang at gurong mahikinabang sa mga silid-aralan. Dinaluhan din ang pagpasinaya ng mga lider ng sangay na kinabibilangan na Dr. Wilfredo Sison, Ginoong Nestor Lunderio at Dr. Priscilla Sanchez. Ang ulat po ito ay mula kay Ginang Mirosan Valdez, Master Teacher 1 ng Barlis Elementary School. At sa iba pang balita, 50 mag-aaral na nasa unang baitang ng MS Garcia Elementary School ang binakunahan nitong nakaraang linggo, ika-3 ng Agosto. Isinagawa ang pagbabakuna ng mga nurse at doktor mula sa Department of Health sa pakipagnayan sa medical and dental staff ng DepEd Cabanatuan City. Nilalayon ang programa na palakasin ang immune system ng mga batang mag-aaral laban sa tigdas o measles, beke o mumps at rubella. Ayon sa mga kinatawan ng DOH na nagsagawa ng pagbabakuna na mas kilala sa tawag na school-based immunization program, may kamahalan na ganitong uri ng vaccine, kaya ito ay binibigay nila ng libre upang matulungan ang mga pamilyang mahihirap. Kasama sa medical team mula sa Department of Health, sina Karina F. Samson, Minerva Mateo, Jervin Ace Chamson, Adriano Martin, Marisa Mempin, Perry Camille Aquino at Lenny May F. Cruz. Lubos naman na naging pasasalamat ng mga magulang ng mga batang nabakunahan, pati na rin ang pamunuan ng MS Garcia Elementary School sa pangunguna ni Ginang Maricel Candido. Ang ulat po ito ay inihandog sa atin ni Glenn Abigail Agustin. Sa iba pang balita, mga mag-aaral ng kindergarten sa Mabini Homesite Elementary School nagpakita ang gilas kaugnay ng pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa. Tunghayan po natin ang detalye ng ulat na ito mula kay Ju Nathan Cavico. Sa 10 ng Agosto ng taong 2010,
ay pakitang gilas ang mga bata ng mababang paaralan na mabini home site. Mula sa kindergarten, masayang nag-away-away. Masayang itinapay at itinadyak ng mga bata ang kanilang kamay, balakang at mga paa sa pagbubukas ng ikalawang linggo programa ng buwan ng wika. Dennis pa lamang kung nakaraang linggo, nakakitaan na na ang interes ang mga mag-aaral mula sa kindergarten, kaya naging hudya dito ng puspos ng pag-iensayo ng mga mag-aaral na nagtuloy hanggang Sabado at Linggo. Maganda ang presentasyon ng sayo na kanilang kasuot ang baro at saya, na tila nagpapaalala sa pagmamahal sa bayan na nakakalimutan na ng makatapong generasyon. Pagtatapos ng nasabing programa, iwan ng isang katagal si Gina Estrellita di Quezon, unungguro ng mabatang paaralan sa kapinyong isa. Ang sigat na kasabihan ni Gato Serizal na ang hindi magmahal sa sariling wika ay pa sa hayop at malansang isda. Mula sa mababang paaralan ng mabini home site sa Alamat Dubai, ni Gina Josephine Salvador Cabico. Ako si Nathan Cabico, nag-uulat para sa DepED Hour, DWJJ, Radyo Vision. Maraming salamat, June, Nathan. Samantala na nungpasa tungkuli ng mga namumuno sa bawat organisasyon ng Palagi Integrated School, kabilang ang pamunuan ng GPTA, HPTA, SGCS, PG at SSG, sa idinaos na oath-taking ceremony 2015 ng paaralan, ilang araw na ang nakalipas. Sa isang palatuntunan, nagsama-sama ang limang organisasyon ng paaralan upang sabay-sabay manumpa ng katapatan para sa kanilang katungkulan ng mga nahalal na magulang at mag-aaral. Nagpasalamat ang punugro na si Dr. Lea Alvaran sa mga magulang na patuloy na nakikiisa, tumutulong at sumusuporta upang higit na mapabuti at mapaunlad ang paaralan. Nagbigay din ng mensahe para sa mga magulang ang bagong halal ng kanilang katungkulan ng punong barangay ni Kapitan Lederico Abad. Binigyan din niya ang tunay na kahalagahan ng pagiging isang leader at pagkakaroon ng katangian ng isang modelo para sa bawat tao. Isang pagbabahagi na natatanging kwento ang binigay ni Dr. Eric Rodriguez, taga Masibang Purok, para sa kanyang mensahe. Ipinaliwanag niya ang kahalagahan ng katapatan, tiwala, pagtutulungan at pagkakaisa ng bawat namumuno sa paaralan upang maging maayos at maunlad ito. Sa huling bahagi ng palatuntunan ay binigay ng mensahe at taus-pusong pasasalamat ang bagong halal ng Pangulo ng GPTA na si Ginong Henry Santos. Ayon sa kanya ay gagampanan niya ang iniatang na tungkunin sa kanyang mga kamay sa abot ng kanyang makakaya kasama ang iba pang nahalal na leader ng GPTA. Ang ulat po nito ay inihatid sa atin ni Aloysia Joy Domingo. Sa ating tampok na balita mula sa Camtenyo National High School, matutunghayan po natin kung ano ba ang mayroon sa paaralang ito at napili bilang kinatawan ng sangay sa Gawad Kalasag 2015. Ang kalamidad ay hindi maiiwasan bagamat ang epekto nito ay mababawasan kung mapaghahandaan. Ito ang naging sandigan ng mga guro at administrador ng Camtenyo National High School upang isagawa ang fire and earthquake drill ngayong araw na ito dito sa gymnasium ng City NHS. Alinsunod sa isinasaan ng DepEd Memorandum No. 137 Series of 1999 na nagdedeklara sa buwan ng Hulyo bilang National Disaster Consciousness Month at nagtatakda ng institutionalisasyon ng Civil Defense Deputation Program, pinangunahan ng DepEd Cabanatuan sa pamamagitan ng Disaster Risk Reduction Management Office ang obserbasyon ng 2015 National Disaster Consciousness Month na may temang pamilya at pamayanang handa katuwang sa pag-unlad ng bansa ngayong Hulyo. Kaugnay ito, nagsanib ang puwersa ng Schools Division Office sa pamamagitan ng lahat ng paaralang nasasakupan nito at ang Cabanatuan City Disaster Risk Reduction Management Council upang maisama sa school calendar for school year 2015-2016 ang paggunita sa National Disaster Consciousness Month. Bilang bahagi ng selebrasyon, hinikayat ang partisipasyon ng mga kinaukulan para sa pagsasagawa ng mga aktibidades na kinabibilangan ng mga sumusunod: School Disaster Management Team Training and Project Junior, Poster Making Contest for Secondary Schools, Tree Planting,
Barangay Disaster Response Team, Graduation Pick-up Ceremony, at Earthquake Drill at City Public Market. Sa Cambio National High School, naging makabuluhan at makatotohanan ang pagsasagawa ng fire and earthquake drill sa pamamagitan ng mga guro at administrador ng paaralan sa pagsunod ng mga mag-aaral at sa pagkalatang paggabay ng mga kagawad ng Bureau of Fire Protection. Bago ang drill, nagkaroon ng isang maikling programa kung saan nagbahagi ng mga impormasyon ang Bureau of Fire Protection sa mga guro ng City NHS tungkol sa mga tamang pamaraan sa pagkilos at pag-iisip sa tamang o sa panahon ng sakuna at kalamidad. Naging tampok sa pagbisita ng BFP sa paaralan ang pagdaraos ng fire and earthquake drill na maayos na ginampanan ng bawat mag-aaral at mga guro na naatasan ng iba't ibang gawain. Samantala, ang aktibidad na ito ay isa pa rin sa inisyatibo ng CPNHS sa pagtataguyod ng isang maayos, ligtas at mapayapang paaralan na naging dahilan upang ito ay makasama bilang kinatawan ng sakay ng kabanatuan sa 2015 Search for Excellence in Disasters, Management and Humanitarian Assistance for Dawat Kalasag 2015. Mula sa Cambio National High School, kasama si DepEd Media Bureau Member Ginoong Abraham Ramos at Norilyn Torres, ako po si Binibining Baby Jane Valderrama na buulat sa DWJJ Radio Edition. Sa Cambio National High School pa rin, aalamin natin kung paano isinasakatuparan ang ng paaralan ang liga na 3 taon na sa ngayon. Ano nga ba ang liga? Tungayin po natin sa balitang ito. Linis na, ganda pa. Ganyan ang Cambio National High School. Bukod sa malinis ang silid-aralan at kapaligiran, kaiga-igaya pang pagmasdan. Ang linis na, ganda pa, isang malusog na kompetisyon ng mga guro at mga mag-aaral sa pagpapanatiling maganda at malinis ang kani-kanilang mga nasasakupan. Kaya naman ang mga guro at kani-kanilang mag-aaral, walang sinasayang na sandali para mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng kani-kanilang silid-aralan. Sa katunayan, walang matatawag na bakanting oras sa mga guro ng CPNHS sapagkat okupado sila sa paggawa ng mga disenyo at palamuti para sa kabuuan ng silid-aralan. At dahil na isang malusog na kompetisyon, tinitiyak ng administrasyon na ang mga hurado ay mga guro na nagmumula sa iba't ibang paaralan sa sangay ng kabanatuan. Ang pagmumarka ay binabatay sa iba't ibang aspeto ng kalinisan at kagandahan na nakapaloob sa rubrics na binalangkas ng mga administrador ng paaralan na naaayon sa kapakanan ng mga mag-aaral. Kabilang sa mga ikinokonsidera upang magwagi bilang best implementer ng liga ang isang silid-aralan ay ang classroom structure kung saan hinahanap ang iba't ibang kagamitan na kailangan sa pagtuturo, kalinisan at kaayusan ng loob at labas ng silid-aralan, at ang seguridad at kaaliwalasan ng mga mag-aaral sa loob ng silid-aralan. Kung saan nakapaloob dito ang pangailangan sa maayos na ventilasyon at mga paalala para sa tamang paggamit ng mga bagay na nangangailangan ng elektrisidad. At upang malaman ang kabutihan ng programa, sinadya natin kapanayamin ang mga mag-aaral ng CPNHS na silang direkta mabibiyayaan ng programang ito. At narito ang kanilang mga naging pahayag. Dahil po sa Liga Classroom Evaluation, napakaganda dito ang aming mga classroom. Nagiging kaaya-aya ang kapaligiran at nagiging komportable kami sa pag-aaral. Bilang pangalawang tahanan, pakiramdam po namin na sa sarili kami bahay na malayang nakakagalaw at sigurado pa ang aming kaligtasan. Ang kagandahan na Liga Evaluation sa aming bilang estudyante, napapanatili namin yung kalinisan, kagandahan ng mga classroom namin. Siyempre, doon din sa loob na yon, may nakapanood kaming LCN output kung saan makikita nyo yung mga outputs na ginawa namin sa bawat project every week. Then, meron din kami tinatawag na reading corner kung saan makikita nyo yung mga books na educational na pwede namin basahin tuwing wala kaming ginagawa o vacant namin. At yan po ang mga tampok na ulat sa araw na ito para sa edisyon ito ng DepEd Hour. Magbabalik po kami makalipas ang ilang mga paalala.